Kumusta muli mga ka-creepy? Halina kayo sa panibagong istorya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ano pa ang inaantay mo? Subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Kumusta po kayo? Nawa ay maibigan ninyo ang karanasan kong ito. Naalala ko noong bata pa ako, inutusan ako ng nanay ko na bumili ng gulay sa palengke. Habang naglalakad ako sa palengke, ay may biglang lumapit sa akin na matandang babae at may ibinigay sa akin na maliit na papel. At sinabi niya sa akin na ibalot ko daw iyong papel na iyon sa isang pulang maliit na tela at gawin kong kwintas at tandaan ko daw iyong mga nakasulat doon at kabisaduhin. Maaari ko daw iyong gamitin sa pagmamagic. Maglagay lang daw ng isang bagay sa isang panyo at balutin ko ito at basahin ko daw ang nakasulat sa papel, sabay alis ng matandang babae. Pag-uwi ko sa bahay namin, ay binuksan ko ang maliit na papel. May nakasulat na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong klaseng salita iyon, kung Latin ba iyon o ano lamang. Na hindi naman Tagalog, hindi rin English. Basta parang mahirap siyang basahin at intindihin. Kaya hindi ko siya makabisado. Hanggang sa sinubukan ko ito, nagawin iyong sinabi ng matanda. Kumuha ako ng panyo at naglagay ako ng isang bagay sa loob ng panyo. Kumuha ako ng piso. Nilagay ko yung piso sa loob ng panyo at saka ni Rolyo itong panyo. Saka ko binasa yung nakasulat na nasa papel na binigay sa akin ng matanda na nasalubong ko sa palengke. Pagkabasa ko sa istansa na nakasulat sa papel, ay binuksan ko dahan-dahan yung panyo. Nagulat ako at wala sa loob ang piso. At mas lalo akong nagulat dahil nasa labas iyong piso, samantalang binalot ko ito nang maigi sa panyo. Ang galing naman ito. Ipakita ko nga o subukan sa mga kaklase ko at sa iba pa na mga kakilala ko. At dahil bata pa ako noon, natuwa ako noong una kasi parang totoo ngang may magic. Kaya inulit ko iyong ginawa ko. Kumuha naman ako ng ballpen at inilagay ko ng dahan-dahan sa parulyo sa loob ng panyo. Pagkatapos ay binasa ko iyong nasa papel na istansa at dahan-dahan ko ulit binuksan iyong pagkakarulyo ng panyo. Aba, at nawala na naman yung ballpen. Nasa labas na ng panyo oh. Haha, ang galing naman ito. Natuwa ako dahil gustong-gusto ko noon na nanonood ng mga magic sa telebisyon. Pero di ako makapaniwala na totoo pala ang magic. Hanggang sa dinala ko sa school namin yung papel na maliit na iyon na may Latin na nakasulat. At ipinagmayabang ko sa mga kaklasiko. Hangang-hanga sa akin ang mga kaklasiko
dahil ang galing ko daw mag-magic. Hanggang isang beses pag-uwi ko sa bahay namin, bigla akong napahinto at nagtanong sa sarili ko kung bakit nga ba nawawala sa loob iyong nilalagay kong bagay sa panyo. Tuwing babasahin ko ang Latin na mga salita na nasa papel, paano siya napupunta sa labas ng panyo? Samantalang binalot ko ito ng parolyo sa panyo ng mabuti. Pero kapag binubuksan ko na ang panyo, ay wala sa loob yung bagay na binalot ko at napupunta sa labas. Dali-dali akong umakyat sa itaas ng bahay namin at sinubukan ko ulit gawin iyong mga ginawa ko sa school. Dahil gusto kong mahuli at gusto kong makita kung paano nakakalabas iyong bagay na pinaloob at binalot sa panyo. Noong ginagawa ko na ulit ang mga ginawa ko sa school, ay mag-isa lamang ako sa taas ng bahay namin habang dahan-dahan kong binalot ang ballpen sa loob ng panyo. Ay binasa ko ulit ang mga salitang Latin na nakasulat sa papel. At nung buksan ko ang panyo, ay nawala na naman iyong ballpen sa loob ng panyo at laging napupunta sa labas. Ngunit hindi natuwa at galak ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon, kundi pagtaas ng aking mga balahibo mula paa hanggang anit ng ulo ko. Matinding takot ang nararamdaman ko na parang may kakaibang elemento sa paligid ko na hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko kasabay ng malakas na pagtibok ng puso ko. At sa sobrang takot ko ay napatakbo ako at napahiyaw ng malakas pababa ng bahay namin. Medyo napakalma ko ang sarili ko nang makakita ko ng kasama sa bahay namin. Nagulat sa akin ang nanay ko at mga kapatid sa paghiyaw ko pababa, pero hindi ko naikwento sa kanila ang mga nararamdaman ko dahil hindi ako makapagsalita ng mabuti. Parang nanigas ang dila ko, kaya naupo na lang ako sa isang tabi at nanahimik. Habang hawak-hawak ko ang maliit na papel na may nakasulat na Latin. At dahil may mga kasama na ako sa bahay namin, sa ibaba ay nabawasan na ang takot ko ng mga oras na iyon. Kaya sa sobrang takot ko sa anumang kahulugan, mayroon ang papel na hawak ko ay nilukot ko iyon ng madiin sa aking kamay. At dali-dali akong nagpunta sa kusina namin at hinanap ko iyong puspuro namin. At sinunog ko ang maliit na papel na iyon na may nakasulat na Latin. Hanggang sa tuluyan na siyang maging abo at itinapon ko sa kanal sa labas namin. Doon ko lubos na kilala si Lord Jesus na mahal niya ako dahil hindi niya ako pinayabayaan na mapahamak ng dahil sa papel na iyon. Nagpasalamat ako sa Panginoon na hindi ko nakabisado ang salitang Latin na iyon na nasa papel. Samantalang isang istansa lang naman iyon. Dahil sa malaking problemang dadalhin ko habang buhay kung nakabisado ko ang Latin na iyon na nasa papel. Kaya't payo ko sa inyo na nakarinig ng aking karanasan ay hindi lahat ng Latin o kakaibang salita na bigay-bigay lang ng ibang tao sa inyo na kisyo agimat o anting-anting ay wag na wag ninyo agad susunggaban upang hindi kayo mapahamak. Maraming salamat po Kuya Creepy sa pag-ere ng aking kasaysayan.
Ingat-ingat po kayo. God bless. O ano mga ka-creepy, naranasan nyo na ba ang ganito? Sana ay hindi pa. Maraming salamat po muli sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At abangan pa po ang mga susunod na video. Maraming salamat po at God bless everyone.